Mga Karos, good morning po. Kamusta po tayong lahat? Yan, welcome back po muli dito sa aming channel. Bali, July, ano ngayon? July 15, araw po ng Lunes. Yan. Ayan, bali ngayong araw po ng Lunes. Nag-request ako sa buong tropa na ito na lang yung day off namin. Tapos may pasok kami sa Linggo. Yan, para lahat naman po ay makapagpahinga. Maraming nangyari kagabi. Yan, tuwan-tuwa po kami sa celebration na nangyari po ron. Meron na nga lang po ilang part na hindi na nakuhaan ng video. Kasi una, madilim na. Tapos hindi na kailangan ipakita. Yan, sa amin-samin na lang. Ayan, tuwan-tuwa po yung may-ari. Yan, maraming salamat po sa pag-invite sa amin sa House Blessing. Yan, congratulations na rin. Kasi ilang linggo lang sila rito. Kaya kailangan lahat po ng plano nila ay matupad din sa bahay nila. Yeah, maraming salamat uli sa pag-invite tsaka sa siyempre sa pag-sponsor nung Pag-Games. Hindi na nga lang naipakita lahat ng Pag-Games. Ayan, nagpapasalamat nga rin po pala ako sa aming mga viewers tungkol dito sa Gulo. Tama po kayo kasi dapat to naka-wheel alignment. Hindi nga lang po natin na idala to doon sa may 13 kaila doon pakundok. Yeah, kasi hindi nag-aalangan tayo kung bukas siya kahapon kasi araw po ng Linggo. Sa mga matatagal ng viewers ko na nandito pa din, doon ko po talaga to dinadala sa may 13 bago mag-SM. Sa may tapat siya ng bagong building ng DB Mart. Yan. Pero masaya naman ako kasi kahit papano hindi tayo na-hassle. Kasi kailangan natin itong sasakyan, lalo na dito sa mga renovation natin. Ayan. Bali, ito mga karo, samahan niyo po muli kami. Ngayong araw po ng Sabado, merong gustong sumama sa akin sa mga mga ongoing project natin. Tapos si Kuya Rigor nga lang po pala ang nakapasok ngayon. Bali, si Kuya Rigor, hindi po natin siya kasama kahapon. So, in-invite natin siya pero hindi siya nakapunta. So, enjoy watching po. Let's go. Tara. Ayan po si Kuya Aki. Siya yung gusto sumama sa akin ngayong araw. Gusto mo ba maging kagaya ko pag laki mo? Talaga? Ayan o. Hi ka naman. Okay, papunta tayo ng phase 5. Mag-a-update ako dito sa next project namin. Sa mga kasunod na project natin. Tingnan natin kung may kuryente na. Yun yung unang bahay na ginawa namin dito sa Phase 5. Yan, shoutout kila Mang Isa and Sir Edward. Yan, sinama ko si Aki. Gusto niya daw sa akin sumama eh. Tama, hindi naman mainit. Pero kung mainit yung panahon, hindi ko na siguro siya isasama. Yan. Yan, check muna natin kung may kuryente na. Bago po pala kayo magpagawa ng bahay, maganda sana may tubig at kuryente na. Para kahit papano, tuloy-tuloy na yung gawa. May gagamitin tayong electricity at saka water supply. Ayan. Baba ka, Kuya. Si Aki. Ayan, Ki, bago magpagawa ng bahay kailangan may kuryente na. Ang tawag dito, Ki, meter base yan. Yan, meter base. Yan, kaso nga lang wala pa siyang metro. Tapos hindi pa po naka-tap dito sa load side natin. So maghihintay pa tayo. Pero ang ipinangako sa atin ng contractor nito na sila Miss Karen, ano daw, ngayong week. Pero pwede na natin ito pa umpisahan. Pero mas maganda sana may kuryente. Kasi ang kadalasan naming inuumpisahan dito yung kisame. Yung mga kisame yan dyan sa second floor. Tapos sa division, tiles. Although meron naman na tayong mga gamit, supply, gamit yung mga cordless drill natin, yung mga dibaterya. Tapos meron na nga tayong pamputol ng tiles na hindi na kailangan ng electrical or electricity. Pero gusto namin kasing masigurado yung mga linya.
na linya po ng mga saksakan. I-general rewiring kasi natin. Ayan. Aki, itong bahay na to, ang tawag dito, ano, Angeli. Yan, bali yung floor area niyan, Aki, ano, 42 square meter up and down. 21 sa taas, 21 dito sa baba. Tapos itong minimum lot area niya rito, Ki, yung paikot doon yan kay client owner lahat, eh. 54 square meter yan. Ala, naintindihan mo. Yan. Yan, gusto ni Aki na sumama-sama sa akin siguro mga ilang buwan sa mga susunod na project ko. Yan, lagi ko siyang kasama pag bibili na materyales na. Sa'yo ko ibibigay yung listahan. Tapos ikaw magpapaalala sa akin, ha? Diba? Oo ka naman. Tango ka lang ng tango. Gusto mo na ba magpagupit? Ang haba na ng buhok mo, ha? Pasuhan na po. So, tara, punta tayo sa phase 6 at saka sa phase 4. Tara. Nandito na rin kami sa phase 5. Dinaanan na rin namin yung ongoing project namin dito. Ayan, Ki, Angeli rin yan. Yan, nakikita mong kulay gray, Aki, na pintura na yan. Yan yung tawag dyan, primer. Yung mga bakal, kailangan pinturahan ng primer. Yan. Kasi kapag hindi mo pininturahan ng primer yan, tapos diretso sa diretso finishing top coat, hindi magiging makapit yung pintura. Tapos yung ano niya, Aki, yung primer niya, yan magsisilbi na rin yung protection dun sa bakal. Naintindihan mo? Tapos ang tawag dyan, Aki, coco lumber yan. Ayun, mga coco lumber. Yung mga coco lumber, may iba-ibang haba yan, may iba-iba rin yan sukat. So itong coco lumber, kadalasan ginagamit yan sa mga pamoste, panukod, andamyo. So marami siyang pwedeng paggamitan. Oh, di ba? Ito nga po pala, mga karos, yan, yung mga yan, dun ko po yan ililipat sa unang pinuntahan namin ni Aki. Yan. So ito na yung update. Bali, bukas dire-diretso na po yung gawa dyan. Tapos bukas naka-schedule na po yan. So busy tayo bukas. Tama-tama eh yung ating mga gulong. Bali, dalawa po pala yung pinalitan doon. May nabasa ako sa comment, kala niya isa lang. Dalawang gulong po yun ang pinalitan. So tama-tama, maayos na yung gulong natin. Yan, mapapasabak na sa hakotan. Okay, sa ano tayo? Phase 6, phase 4. Tara. Dito na tayo sa phase 6. Yung pupuntahan namin ni Aki rito, yung kahapon na nagpa-ocular visit. Yung bali, naligaw po ako dun kahapon, eh. Tapos dinala ko na lang po sila rito sa ano, sa ongoing project natin na patapos na, na isang atina. Pero hindi nga lang sila nakapasok sa loob, gawa nang wala tayong susi. Ito dito. At 27. Lumagpas tayo, Ki. 7, 26, 25. Ito dito. Yan. Baba, Ki. Parang pareha lang, no? Sa nakita mo kanina. Pero ito, Aki, ang tawag dito, atina. Yan, yung mga bahay dito sa Lumina, Aki, iba-iba yung ano niya, house model. So si Atina, meron siyang minimum lot area na 63 to 64. Ayan, tapos yung floor area naman niya is 53 square meter. Yan, bali, paikot. Bali, 2 meters din to. Yan. Pagka Aki, tinurn over yung mga bahay na ganito, wala pa siyang bakod sa harapan. Diba? Kita mo sa gilid, wala pa. Ayan, bali, ang napagkasunduan namin dito, ayan, bibigyan ko siya ng quotation kasi ilan sa mga nagpapagawa ng bahay dito, ang balak lang is paupaan.
Yan, paupahan lang po. Yan. Bali, meron kaming mga ilang ginawan na bahay dito. Kahit paupaan, for rent lang or paupahan nga lang, isa ginagastosan talaga. So dito marami akong binigay na suggestion sa kanila na makakatulong sa budget para mapagkasya. So ito lang, dinaanan lang po natin. Yan. Shoutout nga po pala kay Ma'am Sheila. Kay Ma'am Sheila tsaka kay Sir and family. Yan, God bless at tsaka maraming salamat sa pag-invite sa akin dito for Ocular. Sabi nung ibang nag-i-inquire, hindi naman kailangan na i-ocular eh. Kasi pare-pareha lang naman daw yung bahay. So hindi po yung ganun. Mas maganda yung pinupuntahan pa rin. Kasi kami po, yung mga ganito nangungontrata, ay naka-base po kami sa mga gusto nyong ipagawa. Kung magkano din po yung sisingilin namin sa inyo. So dun kami naka-base. Kasi pag tinanong mo, paggawa kaming bakod, harap, likod, gilid. So ano yung details na mga gagawin dun? So marami kasing option, maraming pwedeng pagpilian. So depende din sa materyales na gagamitin. So marami po kaming tinatanong. Dami rin ng ilaw, dami rin ng saksakan, kapal ng mga poste, anong foundation, anong gagamitin na bubong. Diba? Lahat po yun, pinag-uusapan po lahat. Kasi nakaano tayo, nakaplano po tayo sa costing na ibinibigay ng may-ari. At saka kung ano din po yung mga gustong gawin ng nagpapagawa. Pero merong ilang mga kliyente na si contractor na ang bahala, yung nangungontrata. Tapos i-explain na lang sa kanya nung nangungontrata kung ano-ano yung mga gagawin. Ayan po. Tara, Aki, punta natin si Kuya Rigor doon sa Phase 4. Ayan, sa Phase 4 tayo. Dito kay Kuya Rigor. Babaki. Ito, Aki, parang kagaya ng bahay natin to. Ganito lang kalaki yung bahay natin. Yung pangalan pala ng bahay natin is Irene. Irene Row House. Ito naman, Amy. Amy Row House. Bali, Aki, yung bahay, lahat yan, kinakailangan pinturahan for finishing. So, isa-isa mo na yan malalaman kapag pumasok ka sa ganitong industriya. Paglaki mo. Ano, okay ka lang? Pasok sa loob. Kuya Rigor, good morning po. Morning po. Eh, si Kuya Rigor, hindi nakasama kahapon. Okay, ano na ba itong ginagawa natin, Kuya Rigor? Ano ito? Masilya. Anong pinamamasilya natin dyan? Spot putty. Locker spot putty. Wala na bang hinalo doon, Kuya? Hinaluan siya ng, anong tawag doon? Patching compound. Patching compound lang. Hindi ka malagkit. Ayun. Makunat. Maganda finish. Oh, yeah. Finish yan. Bali, ang tawag nga po pala sa method ng pintura na pinagagawa dito ni client owner is ano, duko barnis. Yan, yan po yung tinatawag na duko barnis. Pero doon sa dalawang pintuan, sa toilet and bath at saka dito sa kwarto, ang tawag naman dyan sa natural. Bukas na ako gagawa ng sample. Bukas na, no? Oh, sige, sige. Masilya ako malala. Bali, ito yung... Ano eh? Yung burn amber eh. Lataan burn amber dito eh. Sige, bukas na. Ang mahalaga, naka-prepare muna. Pero sa Manila. Bali, ngayong araw po ng Lunes, si Kuya Rigor lang talaga ang pumasok. Wala kasi siya dun kahapon eh. Dahil kahapon pa lang po, nag-meeting na po din po kami doon. Ay, hindi naman po makaka-apekto yung sa gawa namin kasi... Itong linggo na to, papasok kami ng linggo, araw ng linggo. So, 6 days pa rin ang pasok namin. Ayan, 6 days pa rin. Advance nga lang po yung ano namin, yung day off. Advance day off. Ayan, bali, biglaan pumasok si Kuya kasi hindi siya na-inform. So, ito na nga po pala yung mga ginagawa natin dito. Ayan, masilyado na po to. Tapos yung...
indoor unit na aircon natin yan, naka-cover yan, kailangan po yan. Actually, case-to-case basis kung bakit natin pinakabit to, pero dapat talaga hindi muna. Kasi kailangan po kasi nang mapinturahan tong area na to, kailangan na rin pong matapalan po yung mga, ano po dyan, yung mga linya. So yung linya nga po pala nito, dahil back, nasa back area siya, dumaan, may catch basin tayo rito. Tanggal ko muna yung pinaka-cover niya. Yan, wala namang gumagawa rito. Tapos yung overflow nga po pala nito, yung overflow nito, dito po yan, may catch basin po kami dito, dyan na po yung pupunta. Yan yung overflow ng tubig nitong i-release ng aircon. Tapos may mga mechanism pa po kasi dyan na kailangan pong masaraduhan na, maitap na. Kaya kung bakit pinauna natin yung aircon. Ayan, itutuloy lang po ni Kuya Rigor lahat to. Kuya, solo flight ka muna ha. Sige lang, boss. So totally, wala ka namang kailangan, no? Oo. Nandito naman lahat. Bukas na yung van amber. Bukas na lang. Kasi si Kuya Rigor, mag-ano siya, magsasample siya ng isang pintuan. Tapos kapag pumasa na sa atin yon, lahat na yon, yun na yung base color. Talagang ano, yung body nito? Oo, yun na talaga yun, yung final. Yung mga speed niya, ano lang? Straight lang. Ang cabinet talaga. Oo. Tapos mahogani mo sa? Mahogani yung kulay. Sinop ni Kuya Rigor. Yan yung gusto natin, yung mga gamit naka-organize para nakikita po natin. Sige po, Kuya. Sige, boss. Sige. Sige, thank you. Yan si Kuya. Kahit iwanan po natin siya diyan maghapon, yan maaasahan po yan. So, ano, Aki? Okay na? Tara. Parang si Kuya Dindo to ah. Oo nga, si Kuya Dindo. Kuya Dindo, good morning. Saan ka galing? Ginawa ko to, pagkawa ng grill ko yung kumari ko. Ah, okay. Kulang naman, kukusumira ko siya dahil puro paga. Kami yung binibilan yung hardware dito. Tara, sama ka na sa akin. Bila ko naman eh. Bali, gagawa ka pa palang pala ron. Tapos na, tapos ko yung gripo, yung plug naman. Okay. Pagta ko lang plug. Tapto nga, walang pasok, magkawasin. Ay, di ka rin nagpapahinga, no? Alam ko siya. Saka ano eh, ito lang pagkakataon eh, sabi niya. Nagawa niya na sa akin. Galing kami ni Aki dun kay Kuya Rigor. Nandun siya. O yun nga, kasi hindi nga siya na-inform. Di ba? Tara kuya, dito lang. Ayan si Kuya Dindo. May nag-comment pala doon tungkol doon sa e-bike na ginagamit niya. Yan po yung dati kong e-bike na ginagamit. Yan, bali si Kuya Dindo na po ang gumagamit niyan. Yan ah. Bali, bukas naman yung hardware ngayon. Sakto-sakto. Samahan natin siya. Kuya, Kuya, magkano lahat na panalunan mo kahapon? Sir? Ikaw yata pinakamalaki, no? 5 taka yung ano. Parang wala pala. 2-1, mga 2-2 ganyan. Uy, kahit wala palang pasok, no? Kuya, no? Bawi. Okay lang. Okay na. Okay, sir. Paano, kuya, ha? Sige. Salamat ng marami, sir. Sige. Share ko lang, mga Karo House, yung mga nangyari nga po pala kahapon. Yan, kahit pa paano, halos bawi rin sila. Kasi lahat naman po sila doon ay nagkaroon na po ng papremyo. Yan, lahat sila nabiyayaan ng blessing. Tingnan mo si Kuya Dindo, 2,100 na panalunan. Di na masama, di ba? May take out pa. Yan, may Sharon pa. Iba rin, malaki din po yung mga napanalunan ng iba. Mga nag-perform po doon sa palaro, pa-games namin. Yan o, love na love talaga ni Mrs. eh. No? Okay. Yan, maraming salamat nga po pala doon sa nagsabi at nag-comment. Ang cute daw ni Oreo. Cute talaga yung ganito. Nakasit naman siya.
Yan, cute talaga yung ganito kapag ganyan yung buhok niya. Pero tingnan mo, pag pinaano ko yan. Pinakalbo ko yan. Para askal. Oo, oh, payatot yun eh. Payatot niya si Oreo eh. Oh, ayan na, Oreo. Wow, sarap. Yan. Dito po sa loob, nakatali lang po muna siya. Kasi may mga nanghuhuli dito eh. Nag-spray po kami dito ng ano, ng Baygon para mapatay yung mga ipis. Wow, sarap. Pero ito, pagka wala na po masyadong amoy dyan sa loob, yan dyan po siya, pag-alagala lang yan. Ayun ang bitawan ah. Ayaw na. Ayun na, sige. Babalik nga pala tayo doon sa hardware na pinagbilan ni Kuya dito kanina na materyales. Yan, may delivery tayo kanina. Yan, magbabayad lang tayo. Tara. Thank you ha. Salamat. Sige, sige. Ano na kami? Aha, sige. Okay na tayo rito. Bayad na. Thank you. Salamat po kuya. Bali, pupuntahan natin yung pinagdeliveran na ito kanina. Tara. Bali, dito na tayo. Isa to sa mga naka-line up namin na bagong project. Bali, ano siya? Mia. Mia Townhouse Inner Unit. Yan na. Bali, semi-overall finish yung gagawin dito. Meron po siyang bakod dito. Tapos wala nga lang pong bubong according to sa contract namin. Bali, mga unang pa pinadeliver ko na materials ay para po sa lahat ng kisame sa taas dito, dito sa first floor, sa PNB, tsaka dito sa may back extension. Tapos ito nga po pala, kasama na rito yung pang division natin. Yan, pang division, pang heat insulation natin, nandito na rin. Ayan. Bali, mga karawas, may mga ongoing project tayo. Tapos patuloy tayo nagdadagdag na mga bagong project. Pero hindi naman po nangangahulugan, mapag-iiwanan natin yung mga nauna. Yun naman po yung iba, may schedule. Meron naman yung iba, may deadline, yung iba wala. Yan, nagdadagdag tayo ng mga bagong project para po merong pepwestuhan yung mga manggagawa natin. Kasi kung hindi po tayo magdadagdag, siguro magpapaano po tayo. Magbabawas tayo ng tao. Tapos kung kailan na lang natin sila kailangan, saka na lang po natin sila papapasukin. Yun naman ay ayaw naman natin mangyari yung ganun. Yung tungkol nga po pala dito sa jeep na nasa harapan, na-stack up po yung gulong nito kaya hindi po siya maano rito, matanggal. Nag-usap naman na kami ni nung may-ari nitong sa kabila, ay mabait naman po sila. Nag-usap kami, ay ni-schedule na nila yan na ano, na ilipat. Kasi kapag ka nag-ano tayo rito gumawa, kailangan po talaga maluwag. Tapos hindi naman tayo pwedeng basta-basta magtambak ng materials dito, buhangin. Graba, hollow blocks kasi may nakatira dito sa kabila. Yan, sabi ko sa kanya this week, nagkaroon lang ng problema yung ano yata nito, ng, yung gulong. Yan, pilit na po nilang tinatanggal yan. Kaso nga lang, ano, stack up yata yung ilang part ng gulong. Kaya hindi po nila maano, hindi po nila mailipat. Yan, mga materials na to sa kisame, sa division. Yan, kapag ka umuulan, pwede na po naming gawin po yung kisame nito. Pero yung ano nito, yung pagme-maintenance ng taas, baka magawa na lang po namin kapag may extension na. Kasi wala naman po kaming mahabang hagdanan para makakit sa second floor. Yung Mia nga po pala, gawa po to sa ano? Gawa po to sa hollow blocks. Pero may mga poste siya, may foundation. Kaya ang top coat nito na gagawin namin dito sa harapan, naka-emulsion yan. Yung emulsion paint para matibay, pati yung likod. Uy, may pusa. Muning, alis ka na dyan. Sasara ko na itong pinto. Makukulong yung pusa rito kapag sinara na natin. Ayan. Shoutout nga po pala kay ma'am sa may-ari nitong bahay. Ayan na. Bale ito mga karawas, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin. Yung ngayong araw po ng Linggo. Lunes. Lunes pala ngayon. Yan, kita-kita na lang po tayo for the next video. Yan, God bless po sa ating lahat. Ingat po palagi. Siya nga po pala mga karawas, nasa 100
138,000 na po tayo subscriber. Yan, paki-share po ng video sa mga nanonood araw-araw. Sa mga naligaw lang, paki-subscribe para madagdagan po tayo. Yan, gusto ko sanang itong channel na to ay kahit umabot po ng 200,000 subscriber. Kaya ito, tulungan nyo ako na mapaabot natin to. Yan, kita-kita na lang po ulit. Ito, paalam po muna.